everyone! So, andito na naman ako sa another dance tutorial video. Pero bago ang lahat, nais ko pong pasalamatan kayo ng mga tumangkilik sa aking naunang dance tutorial video, yung Boom Boom Dance na pinasikat ng Momoland. Maraming salamat din sa mga positive comments na binigay ninyo sa akin. Hindi ko po talaga akalain na marami makaka-appreciate ng tutorial dance video na yon. At natutuwa ako dahil marami nagki-claim na nakatulong daw yun sa kanila para mapadali yung pagkakatuto nila ng dance. So, maraming pong salamat. At sana itong dance tutorial video na to ay magustuhan nyo rin at makatulong ulit sa mga gustong sayawin itong catchy dance challenge as suggested by my friend Justin Villacruz. So, Justin, maraming salamat sa pag-suggest ng dance na to. At saan mapanood mo tong video na to? Mapapanood mo to kasi itatag talaga kita at kukulitin kitang panoorin mo tong video na to kasi minention kita sa aking video vlog. So, ayan ha, special mention ka sa aking video vlog. At kayo rin po kung meron kayong gustong i-suggest na dance na gusto niyong pag-aralan ko at gawa ng tutorial video, please just suggest about it. In fact, meron na isa nag-suggest yung Likey Likey, another K-pop dance. So, yun po ang sunod kong gagawa ng dance tutorial. So, abangan nyo lang po kasi sa ngayon medyo hectic yung aking schedule kasi pasukan na. Ayan, tapos nang yung aking mga maliligayang araw na, kumbaga summer vacation na halos marami akong free time. Ngayon, hectic na yung schedule ko. Pero, don't worry, I will find time para isingit yon para sa inyo. Okay? So, simulan natin ngayon yung catchy dance tutorial. So, let's start. Ayan. So, yung unang part ng song, I would call it as a freestyle. So, bahala ka magpa-cute habang piniprepare mo yung sarili mo dun sa talagang steps ng catchy dance. So, ang unang part ng song is, di ba, do-a-pa-do-a-pa-do-pa-do-pa-do. So, parang ganun siya. So, pwedeng, ang gawin mo is parang ganito sa mga babae, pa-cute, no? 1, 2, 3, and 1, 2, 3. Pwede yun. Okay? So, da-da-da-dan, da-da-da-da-da-dan. Pwede yun. Sa mga barako naman, may isa ko napanood na video na puro sila mga lalaki. Ang ganda nga ng coordination nila, pa-macho effect naman sila. Yung parang gumaganon-ganon sila, tapos yung parang pa-ganon, yung ganon. And then, pak, gumanon sila, tapos tak, and gumaganon sila. So, bahala kayo. Kumbaga, this is your own style at gawin mo kung ano yung komportable ka at kung saan ka mas cute tingnan. O, di ba? Now, let's go to the real dance step of this catchy dance. So, after nung pakit na ginawa mo, 1, 2, 3, 4, 5, and back. Okay, sabay, yung nakaklasp yan, sabay kang bubuka ka. Bibend ng konti, flat yung paa to have all your weight here. Tapos yung pag-clasp ng kamay mo, dalawang klase yan, kung saan ka komportable. Tatagilid ako para makita nyo. Pwede naka-straight siya, pwede nakababa na ganito, or naka-level sa chest mo, pwede rin naman nakatipo na ganito. Para sa akin, mas komportable ako yung naka-bend siya ng ganito. Kasi kapag naka-straight siya at gagawa ka ng parang ganito, mahirap siya because half part of your body is being pulled forward while the half part of your body is being pulled backward. So, medyo mahihirapan kang i-execute yung dance step na yun. But for those who can really do it, wow, I salute you. Okay? So, para sa akin, mas maganda yung medyo nakatipo ng ganito. Now, how do we execute it? Ang kailangan lang naman is by 3 yung pag-count. Igaganon-ganon mo lang yung shoulder mo. So, yung shoulders muna, unahin natin. So, parang gumaganon-ganon, tatlo. Okay? Da-da-da-dan, da-da-da-da-da-dan, yun. And, dalawang klase na pag-execute nito na nakikita ko sa mga videos na pinanood ko, either magbe-bend backward ka habang ginagawa mo yon, so parang kaburad, and medyo soft ng konti. May konting tigas naman, pero medyo soft na parang pa-cute lang. Okay. So, pwede yun. I-execute ko yun. Sabayan nyo ako. So, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, and 1, 2, 3. Ayun.
pwede rin namang may kanto at masyadong mapitik. And mas preferred ko yung pangalawang yon. So, nakaganito siya, hindi siya nagli-lean backward. So, parang medyo naka-straight yung body. And then, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, mas gusto ko to, actually. So, para sa inyo, kung alin ka komportable at kung alin yung sa tingin mo mas cute kang tingnan habang ginagawa mo yon, di ba? Kasi, ang isang sikreto din sa pagsasayaw is, dapat komportable ka sa routine na ginagawa mo at yung feeling na alam mong maganda kang tingnan and at the same time, nandun na rin yung mga pa-cute. Kumbaga, yan yung sikreto ng isang dancer. Okay? So, gawin natin ang medyo mabilis. Okay. Unahin natin dun sa pag-forward mo, yung freestyle. Ta-da-da-dan, ta-da-da-da-da-dan, and ta da 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 dan ta da 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 dan. Yun. So, tig 3 times na count. After that, magbabago yan. So, ito, magiging tig-dalawa na lang yan. 1, 2, ang pangatlo mo, iaangat mo ito. Angat. 1, 2, angat. Yung pangatlong count. Kasi di ba kanina, by 3 yun. Okay. So, para hindi kayo mahirapan, ang pinakamagandang exercise niyan, para ma-train yung body coordination nyo, ganinin niyo lang siya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. And kung nakikita nyo, ang technique din is, habang ginagalaw mo yung shoulders mo, nakabend yung knees mo. And the moment you kick at the side, mas straighten up yung isa mong leg, eto, nakabend pa rin. Para may balance ka at hindi ka matumba. Okay? Ulitin natin. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. So, yun yung magandang exercise doon para matrain yung body coordination mo. Ngayon, with clasped hands na ganito, okay, gawa natin ang dandana steps. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apat lang yun. Okay? And then, sunod niyan, eto na. Na-mention yung catchy na words sa song na you gave me catchy all night long. So, ganon. So, ang gagawin dun is, again, paa muna para madali. Tataas mo to at ito. So, ang counting is by 3 ulit. So, back, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yan. So, ganun lang. Medyo talon-talon ng konti. Ang nakikita ko nga niyan is, yung iba, parang pumapadyak-padyak lang, tapos gaganon, papadyak-padyak, gaganon. Pero para sa akin, mas maganda yung medyo nag-skip ka. And sa mga lalaki, mas maganda kung medyo bend yung knees mo, kasi mas machong tingnan. Pero sa mga babae, i-straighten niyo yung legs, especially kung sasayawin niyo ito naka-shorts kayo or naka-miniskirt, para yung illusion ng legs niyo mahaba at mas magandang tingnan. O, di ba? Mga secret tips pa yun. So, let's try it. Siyempre, babae ako, kaya i-straighten ko yung legs ko. So, 5, 6, 7, go. Kick sa side. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. And yung secret, kung titingnan nyo, nagbe-bend pa rin siya ng konti, pero not too much. Because you really have to bend this. Or else, kung pareho yan naka-straight, medyo ma-outbalance ka niyan. So, your body needs a certain support para hindi ka ma-outbalance as you are executing this step. At syempre, tumatalon-talon na naman, kaya hinihingal na naman ako. Grabe. Okay? So, that's the footwork. What about the hand movements? So, yung hand movements,
ganito lang. Pag ganon, sabay lang sa pagtaas ng paa mo. And then, 1, 2, 3. Ito naman, 1, 2, 3. So, parang umiikot lang yung kamay mo. Iikot lang siya. So, dahan-dahanin natin. Okay? Ito taas. Tapos, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay? And after that, yung sa part na may all night long, tatagilid ka and gaganong ka lang naman. Okay? After that, para ka may sasandukin. Sandok and taas. Okay? So, ulitin natin from the top. 5, 6, 7, go. 1, 2, 1, 2, 3. Tuck and 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, kick. 1, 2, kick. 1, 2, kick. 1, 2, kick. After that, tuck, 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 tuck. Apat na beses din yun. And 1, 2, 3, 4. Sandok. 1, 2, 3, 4. Okay? And after that, uulitin na naman siya. So, you can have variety of routines. May nakita ako sa mga video na instead na gumaganon sila, di ba? Ang ginagawa nila, gumaganon. And the counting is still the same. By 3 yun. So, kung makikita nyo, parating by 3 yung count ng mga movements. Okay? Yes! So, sana nagustuhan ninyo yung aking dance tutorial video. Kung titingnan nyo, di ba, mas madali yung steps niya. And actually, ang cute niya, di ba? And paulit-ulit lang naman siya. Kaya I'm sure mas madali nyo matututunan to kaysa dun sa bumbum dance. Kasi yung bumbum dance, masyado siyang mabilis. Ang mahirap dun is yung pag-catch up sa timing. Pero ito, simple lang siya at super cute. Yung mga pag-ganan-ganan lang, pa-cute lang konti, and so on. So, once again, before you leave, please hit the like button if you like this video. And please subscribe to my channel. At salamat din po sa mga nag-subscribe sa aking channel. Dahil dun sa Bumbum Dance ng Momoland, dumami yung aking subscriber. Thank you so much. Thank you. I really appreciate it. This is Tess, signing off. Bye-bye!